Nagkakapero ba ang lata? What's up sa inyong mga tikoy? Nandito na naman si Sam.Vlog! Woo! And today ay pag-uusapan na naman natin ang buhay Amerika. Yeah! Kung anong buhay dito sa Amerika, kung maganda ba o hindi. At pag-uusapan natin kung paano ka makakatipid din. Ngayon na ipapakita ko sa inyo para makatipid-tipid naman kayo dito sa Amerika. At syempre naman kasi pag binibili mo yung mga gulay dyan, mga grocery, dahil napakamahal, mas mahal pa sa mga karne yung mga mabibili sa mga grocery store. At syempre, kailangan mo magtanim kung mayroon kang garden. So, let's go. Let's go, tingnan natin yung garden dito. So, ayan na nga, nandito tayo sa garden. Mayroon kaming garden dito para hindi ka nabibili ng mga gulay sa store, dahil napakamahal doon. Napakamahal ang mga gulay. Mas mahal pa talaga sa karne. Mayroon din tayong mga kamatis dito. Ayan o, may mga kamatis. Ayan, kamatis yan o. Mayroon din tayong talong o. Pero maliliit pa yung mga bunga ng talong. Ayan o. So yan o, napakaliit pa yung mga bunga ng talong. So yes. Yan, ayan, marami tayong mga kamatis. At kung may mga sakit ka o mga nararamdaman ka o nilalagnat ka o ano man, mayroon din tayong panggamot dito. Ang ginagawa dito ay pinapakuluan. So napakarami kami niyan. Kung may mga sakit diyan, pag mga nilalagnat kayo o masakit yung katawan ninyo, nandito lang, punta lang kayo dito sa backyard namin, dahil ayan ang mga anting-anting, di ba? Di ba? Oh, yan ang garden natin dito. Ayan oh. At alam niyo naman ang yung mga mahilig sa kamote diyan, meron tayong mga pakamote din dito. Wow! Ang napakasarap to. Ang lakas ng amoy itong mga panggamot. So yung ano, dati dito kasi meron kaming mga corn dati dito, kaso hinarvest na dahil ubos na. Ayan na, nakain na namin, napakasarap 'yan. Yung corn, ang lalaki yung mga corn na 'yan. Punta tayo dito sa pinakapaborito kong gulay, na opo. Kung alam niyo ba yung opo? Ayan oh. Pero maliliit pa sila. Ayan, maliliit pa yung opo dyan, oh. Opo. Ayan. Yan ang buhay Amerika, oh. Oh. Dito ka lang. Ayan. Marami na naman tayong panggamot dito. Mga gamot. Ayan. Ito, ang paborito ko talaga. Paborito ko tong opo na to. Makate. Basta opo. Pero maliit pa. Mukhang hindi nalalaki. Kagaya ko. Mga lata ay ito ay pera to. Kaya dito sa Amerika, itong lata na to ay nagkakapera, nakakabili. Ito yung pinambibili namin ng mga bigas. Kaya ang ginagawa namin ay pinipit-pit namin. And shout out to Pusa. Ayan. So pinipit-pit lang namin na ganyan. You know? Nakakabili ito ng mga bigas, mga 50 pounds. Nakakalimang kaban na bigas na tagpi 50 pounds. So ang ginagawa namin para mas mahal, pipit-pitin namin. Kaya... There you go. Done. Pera to. This is money. Wow! Money dito sa Amerika. Nakakabili ng bigas. Maraming bigas. Let's go. So ito na nga, ito na yung mga lata na naipon namin. So napakarami ng latang naipon dito. Yan. Pera to. Nakakabili na ng mga ilang kaban to na bigas. Mga lima. Limang kaban na tag 50 pounds. Napagod ako. So, yan na. Yan ang bigas namin. Ay, nagkakaroon tayo ng pera dyan. Ang bigas kasi dito sa 50 pounds ay almost $30. Marami na tayong lata. So, look. Yan.
minsan pumupulot kami sa mga basurahan, yung mga naiipon namin at sa mga trabaho namin na iniipon namin yan dahil nakakabili din yan mga ilang kaban din na bigas pag naipon namin at bininta namin yan. So, ganyan ang kailangan maging wise ka din dito sa Amerika, di ba? Tsaga-tsaga lang yan. Kailangan pag may tsaga, may nilaga at may kanin, di ba? So, yan. Napakarami na to. Kaya marami ng bigas to. So, mga ito, 6 months na siguro, 6 months o 7 months o 8 months na nabigas ang makakain namin dito. Kaya ganyang kalupit tong lata na to. Kakapera yan. Yan ang pera dito sa Amerika. Yan ang pera ng lata. Nagkakapera ba ang lata? Oo, kakapera yung lata. Di ba? Yeah. Dito sa Amerika, kailangan sacrifice lang talaga. Magtrabaho ka sa umaga. And then after work ko naman ay sinusundo ko yung nanay ko sa trabaho niya. Pero naghihintay pa ako ng mga mahigit isang oras. Kaya ang ginagawa ko na lang ay natutulog na lang sa parking lot. Or Facebook ang buhay dito sa Amerika talaga. Sacrifice at saka magbagayan kayo ng mga kasama mo sa bahay talaga. Ayan, lalo na yung mga hindi nagdadrive, lalo na yung nanay at tatay ko, hindi sila nagdadrive. Kaya sinusundo ko ang nanay ko every single day. Porke nandito ka na sa Amerika ay mayaman na, hindi. Mahirap ang buhay at kailangan mo talaga ng sipag at tsaga dito sa Amerika. Yan ang buhay Amerika, kailangan may garden ka para makapag-save ka ng mga gulay dahil napakamahal talaga yung gulay. Ano? Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. At saka yung mga lata na pinag-iinuman ng mga cook, ha? Pera din yan. Ayan, oh. Kailangan may mga lata ka din yan. Pera din yan. Ayan. Dito sa backyard namin ay napakaluwang. So may pwede kang mag-garden. Ayan. Yung shout out yung mga nandito sa Amerika na nanonood to. Alam nyo na, di ba? Napakamahal yung gulay. So comment below kung ano pa yung mga katanungan ninyo sa akin. Kung ano yung buhay talaga dito sa Amerika. And kung anong gusto nyo i-vlog ko, mag-comment lang kayo at gagawin natin. Alam nyo naman dito sa Amerika, every Friday mayroong mga nagpipick up ng basura. Kaya ilalabas natin itong mga basura natin. Pag hindi mo nilabas ngayon, ay maghihintay ka na naman next week. Kaya matatabunan ka ng mga basura dito. Diba? Kaya pakita ko sa inyo kung paano maglabas ng basura. Ayun, ano, shout out sa ating camera girl. Ayan, oh. Shout out sa iyo, girl. Ayan. So yan na, tapos na ang mga garbage natin. So yan, pipick upin nila bukas. Kaya Thursday pa lang nilalagay muna dito sa daanan. Para hindi ka malate kung hindi mo alam kung maaga sila magpipick up or nasa trabaho ka. Alam mo naman sa umaga nagtatrabaho yung mga tao dito. Kaya ilalabas na lang sa hapon after work. Ilabas na lang yung mga basura para hindi na makalimutan sa kinaumagahan. Dahil madilim pa lang ay umaalis na dito sa bahay para magtrabaho. Kaya wala na maglalabas. So ayan. So ayan na. Ayan. Babus. Wow. Ganyan ang buhay sa Amerika. Ha? Maging wise and magtipid. Dahil wag niyong papasukin din ang kasino. Ha? Dahil masisira ang buhay mo, ang mga relationship mo sa iyong napakamamahal na asawa.
Kaya huwag niyong papasukin yan dahil hindi maganda. Alam niyo naman dito sa Amerika, uso ang divorce. And so, paano na yan? Iyan na natin at maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe, hit the notification bell at para notify kayo sa aking mga bagong videos at yung kung ano yung buhay dito sa Amerika. Ayan. And i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo para malaman nila kung anong buhay dito sa Amerika, di ba? Kaya maraming salamat and see you guys on my next video. Alright, bye-bye. Woo! Please subscribe, hit the notification bell para notify kayo sa aking mga...